Hello guys, so mapapasabak na naman ako sa linis dito sa bahay, no? Kasi ilang araw ko na to napapansin yung aming ceiling fan na ang itim-itim na talaga guys. So ngayon lilinisan ko kasi magpapalit na rin ako ng bedsheet. Kasi yung bedsheet pala namin guys is last kong palit is nung dumating pa yung asawa ko na galing siyang probinsya nila. So ngayon mag-isang buwan na siguro o lampas isang buwan na yung asawa ko dito sa bahay. Ibig sabihin, isang buwan na rin pala yung bedsheet namin na hindi ko napapalitan. So, kung hindi pala dahil dito sa ceiling fan na to, hindi ko maalala na tagal na palang hindi napalitan yung bedsheet namin. So, sinamantala ko na yung araw na to guys, no? Kasi hapon na to, kasi lunch break na ng asawa ko. Kasi wala siya dito sa kwarto, andun siya sa kusina, nagluluto siya ng pagkain niya, ng fried rice lang. So, pagkakataon ko na to na palitan yung bedsheet namin. Kasi kapag andito siya guys, ayaw niya na maistorbo or ayaw niya ako na may ginagawa ako dito. Tapos, kung saan ko ipapatong yung unan. So ngayon wala siya, doon siya sa labas, kaya dali-dali talaga ako guys na tapusin to habang wala pa siya kasi ayaw na ayaw niya talaga ako dito magstay sa kwarto. Hindi, pwede naman ako magstay pero kung dami kang gagawin tapos naiistorbo kasi siya guys kasi dito lang nga siya nag-o-office sa bahay, no? Hanggang ngayon kasi guys is work from home pa rin sila. So, 2 times a week sila pumunta na ng office. Minsan, hindi din naman. So, depende din na naman sa kanila. So, hindi ko alam dyan sa Pilipinas guys, no, kung back to normal na talaga yung mga office dyan. Or pwede na araw-araw pumunta sa office. So, dito kasi hindi pa rin sila pumapasok ng office ng araw-araw. So, ito yung ayaw ko guys. Gusto ko din sana magpatulong sa kanya. Pero, mas okay na sa akin na ako na lang. Kahit ako na lang naman sana guys is okay lang din naman. Kaso guys, yung hirap na hirap talaga ako dito. Mananakit talaga yung alikod mo dito guys. Kasi ang bigat ng kama guys. Naku, ang liit-liit ko lang naman. Tapos, hindi ko alam pang dalawang tao talaga guys. O yung lalaki talaga sana yung gagawa nito guys. Pero, mas mabilis kasi kapag ako lang guys kasi yung asawa ko parang hirap siya kapag siya yung maglagay guys, no? So hindi pa siya talaga marunong maglagay ng bedsheet. Naalala ko guys noong dati nung inutusan ko siya na siya maglagay ng bedsheet. So ngayon hindi pala siya marunong guys. So hirap na hirap siya yung sa pangatlong corner na siya ng kama is hindi niya malagay yung bedsheet kasi natatanggal yung dalawa. So, sa ika-apat na, hindi na niya talaga malalagay kasi natatanggal. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa. So, simula nun guys is hindi ko na siya pinapagawa. Kung gagawa naman siya guys is sobrang bagal niya guys. Sobra pa sa babae. Ang hinhin niya talaga. Minsan guys, tinutulungan niya din naman ako. Minsan nagsasabi din naman ako na tutulungan niya ako. Pero mas okay na ako lang mag-isa guys kasi magagawa ko na mas mabilis. Kapag andito kasi siya guys, ang bagal niya, ang hinhin niya. So kailangan ko siya antayin. Huwag mo siya i-rush guys kapag andito siya, nakatulong siya sa'yo. Kasi na, lalo siya nagagalit, no? Kasi ang bagal niya talaga. So ngayon, sobrang mamadali ko nga guys is sobrang hila ko talaga to ng mga bedsheet to. Kahit masakit na yung likod ko guys, no. So hindi kasi naka-open yung aming ceiling fan kasi baka magsigliparan yung mga alikabok. So kailangan ko muna to ilagay yung aming bedsheet. So hindi lang ito guys ha, meron pa doon sa isang room ng kapatid niya. So magpapalit na rin ako doon ng bedsheet. Ako yung may gusto guys na puti yung bedsheet namin, no. Pero nananawa na ako ng itsura ng puti guys. Gusto ko naman ibang kulay. Pero wala kasing ibang kulay na in order yung asawa ko. So 2 set o 3 set siguro to yung bedsheet na to. Puro puti lang talaga siya guys. So sabi ko sa kanya is bumili kami ng ibang kulay naman. Kasi nasasawa na ako sa itsura ng puti na to. Maganda din naman yung puti guys kasi makikita mo kagad yung dumi, diba? So, wala din naman problema yun guys. Pero, minsan kapag araw-araw or hindi na talaga napapalitan, minsan nakakasawa, minsan gusto ko na rin ng ibang kulay.
Hindi ko alam guys kung sinipag lang talaga ako or kasi wala akong masyadong trabaho ngayon kaya napapalitan ko yung bedsheet namin at saka nakikita ko na rin kasi yung aming ceiling fan na ang itim-itim na ilang araw ko na ito napapansin. Siguro ito na rin yung pagkakataon para malinisan ko at saka magpalit na rin ng mga bedsheet. So ngayon, meron din akong papalitan na bedsheet dun sa kwarto ng kapatid niya. I mean guys, hindi yung kwarto ng kapatid niya, guest room lang yun. So, kasi andito nakatira yung kapatid niya sa amin, so yun yung nagiging kwarto niya. So, guest room talaga yun guys. So, dalawang kwarto lang din naman yung kwarto dito sa bahay namin. May kwento pala ako sa inyo guys, no? Sino pala yung mga babae dyan na mahilig sa madaming unan din, no? Tulad ko, madami talaga akong unan guys kapag matutulog ako. So, apat yung unan namin guys, iisa lang yung sa asawa ko, tapos yung the rest or yung tatlo is na sa akin guys. So, ngayon, hindi lang ito tatlo guys, apat to. Meron pa akong maliit na unan na yakap-yakap ko. So, kung gustuhin ko lang guys, hindi lang to tatlo guys, madami talaga tong makukuha kong unan guys pero ayaw kasi na ng asawa ko kasi apat na dalawa lang naman ang dami-daming unan. So siya lang kasi guys is iisa lang talaga yung ginagamit niya. So depende na lang siguro sa hilig guys no kasi doon ako komportable eh. Nung maliit kasi kami guys is madami kaming unan. So yung ginagawa namin is sa magkabilang gilid namin kapag natutulog kami is nilalagyan namin ng unan, tapos meron pa sa paanan, meron pa sa niyayakap, meron pa minsan sa tiyan mo. So, basta madami talaga guys. So, yung iba naman is way nila para makatulog guys is yung kulambo, diba? Yung nilalagay nila sa paan nila guys. So, dati parang nahiligan ko din yun guys, yung may kulambo. Tapos, naalala ko guys is, hilig ko talaga guys, irarab ko yung paa ko dun sa kulambo hanggang makatulog ako. Pero natanggal yun guys ha, dito ako nahilig sa unan. So hindi na talaga siya guys natatanggal yung hilig ko dito sa unan na marami akong unan kapag natutulog. So sa wakas guys, nakatapos na rin ako dito sa kwarto namin. So ngayon nga is kukunin ko lang itong mga bedsheet namin. So lalabahan ko na lang guys kasi minsan tuwing hapon is umuulan siya guys. So hindi siya matutuyo to kaagad. So ngayon ito nga yung asawa ko, kumakain na siya ng lunch niya. So mga around 2 na to guys no. So mga 2 o'clock kasi dito is yung lunch nila. So isasalang ko na lang din ito pagkatapos magsa-start na rin ako sa isang kwarto na guest room para linisin at saka labhan na rin yung mga bedsheet doon. At sa isang room pala guys, no, doon na rin ako nagtatrabaho, doon na rin ako nag-edit at sa lahat-lahat na. So, para hindi na rin maistorbo yung asawa ko kasi yung sa kwarto namin is yun yung parang office-office niya kapag work from home lang siya. So, ayaw ko naman na istorbohin. Gusto ko din sana doon. Gusto ko din na may sariling table. Iwala na din naman dito yung kapatid niya umuwi sa probinsya. Kaya dito na ako muna sa kwarto niya kasi work from home din yun guys yung kapatid niya. So ngayon, may lamesa naman dito. So dito na din ako nagtatrabaho guys. So bago ko din nga tanggalin itong bedsheet is lilinisan ko din itong ceiling fan niya kasi ang itim-itim na rin ang ceiling fan niya. So yung kapatid niya kasi guys is parang hectic ng work niya. So yung start ng work niya is 6 a.m. Gising niya is 6 a.m. So mag-start siya ng work is 8 a.m. Tapos siya ng work niya is 5 p.m. So pagkatapos ng 5 p.m. yun guys is magre-rest lang siya ng 1 hour. So mga 6 or 7 guys is may lulutuin siya or may gagawin siya o di kaya magna-nap siya. Pag afternoon guys is mga 8 or 9 natutulog na yun guys. So sobrang aga tsaka bahay trabaho lang talaga siya guys. Bihira lang din siya lumalabas no. So nako-confuse nga ako guys kung maabot ko ba yung ceiling fan. So ito pala, abot ko naman. So kakapatay ko lang pala guys ng ceiling fan no. Kaya umiikot-ikot pa talaga siya. So nagmamadali kasi ako guys kasi may lulutuin pa akong pagkain ko din. So kanya-kanya kami ditong luto guys no. So minsan ako nagluluto ng pagkain ng asawa ko kapag sobrang busy siya. Yung ano lang yung simple lang guys pero kapag may mga curry kasi na pagkain nila is hindi ko kaya at hindi ko alam yun guys. At saka kapag magluto kasi sila guys ng pagkain nila is lalo na kapag may mga curry guys is aabot ng
dalawang oras, tatlong oras. Oh my God, guys, hindi ko yun kaya, guys. Wala akong pasyensya o wala akong habang pasyensya sa kusina, guys. Pero yung asawa ko is, gusto-gusto niya talaga magluto. Parang gusto niya talaga yung sa kusina kasi food lover nga siya, guys. So, ngayon, ito na nga, guys, natapos na sa sobrang mamadali ko. Pero malinis naman yan, guys, ha, kahit mamadaliin ko naman siya. So, ngayon, tatanggalin naman natin yung bedsheet. Kung madami lang ako sigurong oras pa, guys, at saka kung wala ako sigurong trabaho, guys, is maglilinis talaga ako ng buong bahay, guys. Kasi nanonotice ko na rin yung screen ng mga window namin, guys, is ang alikabok na rin at saka ang kapal na ng parang alikabok or ano ba yung tawag doon, yung basta itim-itim na ng screen ng aming window. So ngayon, kailangan ko siya i-vacuum yan, guys. So ngayon, ito lang muna yung gagawin ko, yung linisan yung mga ceiling fan at saka magpalit ng bedsheet. Kasi nung nakarang araw is nag-mop naman ako, tapos nung nakaraang raang araw is nag-vacuum ako. So sa susunod naman, guys, is itong mga kurtina at saka mga window, yung mga screen ng mga window, guys, no. So kahit may trabaho din ako, guys, is nagagawa ko pa rin naman maglinis at saka magluto or kahit ano, hindi naman talaga totally na nakafocus lang talaga ako sa trabaho ko, hindi ko naaasikaso yung asawa ko. So meron din akong time, guys, na hindi ko siya naaasikaso kapag sobrang busy din ako, tapos sobrang busy din siya. So minsan tinatry ko na kapag wala akong masyadong trabaho sa isang oras o kalahating oras, mamadaliin ko yun o gagawin ko muna yung ibang trabaho ko para mas konti na lang siya kapag meron akong trabaho na nakasalang, no. So ito nga, guys, is magkukuha naman ako ng mga sinampay ko kasi naglaba ako kahapon, guys, no. So mga damit ko naman yung nilabahan ko kahapon, guys. So ngayon kasi is naglaba ako din ng bedsheet. So may isasampay din ako dito kaya kailangan ko din siyang tanggalin, no. So mga around 2:30 na siguro to, guys, no. Lunch time na to, guys, pero hindi pa naman ako masyado nagugutom kasi late na rin ako kumain ng breakfast. Siguro mga 10:30 or 11 na rin ako kumain ng breakfast. Pero kung sa Pinas ka, guys, is maagang tanghalian mo na yun, no. Kasi dito kasi sa India, guys, yung kain nila is kapag umaga, guys, is breakfast nila is 9 to 9:30. Tapos yung tanghalian naman nila, guys, is 2 to 2:30. Yung late na nila na tanghalian, guys, is 3 PM. So akalain mo yan, guys, no. So nakapag-adjust naman ako, guys. So kapag umaga naman, guys, is hindi din naman ako kasi kumakain ng kanin na. So dati, guys, kapag sa Pilipinas, guys, no, 3 times in a day talaga tayo kumakain ng kanin. So dito sa India, guys, hindi na ako kumakain ng kanin. Pero malaki pa rin yung katawan ko, guys. Hindi ko alam, no. Wala na akong masay. So ito lang muna, guys, yung mapapakita ko sa inyo sa isa sa mga daily routine ko dito sa India at bilang asawa ng Indiano, guys, no. At saka madami din akong adjustment nito, guys. So sobrang hirap talaga, no. So ngayon, guys, yung sad to say is hindi ko pa rin na-meet yung mga in-laws ko in person, guys. Kasi nasa province sila at saka nakatira kami sa city, guys. So nung umuwi kasi yung asawa ko, guys, is importante lang talaga yung inuwi niya. Sana soon mamimit ko din sila. Yun lang, guys. Salamat sa panonood.